Relasyon ni John Gutierrez na si Mami Toni Fowler. Tila nakikisaw-saw sa kasalukuyang issue ng Jolay. King Badger, hindi nakapagtimpi at sinagot ang kanyang kapwa vlogger na si Mami Toni Fowler. Yan ang aming chika for today. Patuloy ngayon ang pagbabangayan ng dating magkalaguyo na sina Mami Toni Fowler at John Gutierrez sa kanilang mga social media accounts. Ang mga netizens ay hindi mapigilan ang dalawa kung ano-ano na nga ang lumalabas ng mga salita na kanilang nabibitawan sa isa't isa. Dahil sa galit ay hindi na nila pansin kung ano ang maaaring maging reaksyon ng bawat isa sa kanilang mga sasabihin. Gabi ng March 29, 2021, nang biglang magkaroon na naman ng usap-usapin ang dati na ding nagkaroon ng issue na sina Mami Toni Fowler at John Gutierrez. Ang dalawa ay tila nagkaroon ng mga teleseryeng ganap sa social media matapos magpalitan ng patama sa isa't isa. Nagsimula ang lahat matapos mag-tweet si Mami Toni Fowler. Ani nito, "Hindi ako nakikisawsaw pero ha ha ha. O diba tama ako? Lalabas at lalabas yung pagiging mo. Ha ha ha. Buti nga sa'yo, Jutay." Makalipas ang ilang oras ay nakarating kay John ang tweet na ito. Kaya naman hindi nito naiwasang sumagot dahil tina napipikon na ito. Sinabihan pa nitong Jollibee si Toni Fowler. Buong sabi ni King Badger, "Pag di kasali sa issue, be quiet po. Ingay-ingay mo na naman, Jollibee. Parang dun sa video mo na sinend mo sa akin, kung ano-anong iniebas mo, iniyakan mo naman ako. O baka may magtanggol na naman ng feeling superhero ah. Move on, next." At dahil nga sa pututsyadang ito ni King Badger, ay syempre hindi magpapatalo ang ating si Mami Toni Fowler at sinagot pa din ang tweet ni John. "Wala akong paki, basta tatawa lang ako. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Exposed, Lil Kikyam. Ha ha ha. Tandaan, wala kang panalo sa babaeng may screenshot." Binanggit din ni Toni Fowler ang kani-kanilang mga nagastos sa kanilang mga kinakasama. Si John na gumastos ng 3 million sa kasal at si Toni Fowler na tinangay ang 4 na sasakyan. "Okay na yung 3M ko, napunta sa kotse, masaya pa ex ko. Tay na 3M na gastos sa walang kwentang kasal, ulul, ha ha ha. Pamamatay ka sa inis. Ulul, palag-palag ako ngayon, di na mananahimik pa. Tagal ko nang inantay lumabas baho mo, sing tagal ng paglubog mo sa akin nun. Hindi na nga nag-sorry, matapang pa. Maawa ka sa asawa mo, di yung ikaw pa ang galit." Hindi pa nakontento si Mami Toni Fowler sa kanyang pagpaparinig sa kanyang Twitter account at pumunta pa ito sa Facebook at doon muling pinaringgan si John. Shinare nito ang dati nitong litrato noong nagkaroon sila ng issue ni King Badger at may caption na, "Throwback muna, exposed Lil Kikyam." Tila patuloy pa din ang pag-uungkat ni Mami Toni Fowler sa nagdaang issue nila ni John Gutierrez o mas kilala nga natin bilang King Badger. Taong 2019, nang magkaroon ang dalawa ng usap-usapin sa social media, sa di umano'y pangangaliwa ni King Badger sa isang social media influencer at vlogger na si Mami Toni Fowler. Naging malaking issue ito dahil hindi inaasahan ng mga fans at hindi masikmurang gagawin nito ni John sapagkat noong mga panahon yon ay ilang buwan pa lamang silang kasal ng kanyang asawa na si Jelay Andres. Galit na galit si Jelay sa kalokohang kanyang natuklasan. Kabi-kabi lang live videos at pagpaparanig sa social media ang inaabangan ng mga fans. Animo'y teleseryeng hinuhulaan ng mga netizens kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Makalipas ang ilang taon, araw at buwan, ay unti-unting naghilom ang usapin. Naging matatag ang pagsasamahan ni Mami Toni Fowler at ang kanyang dating boyfriend na si Daddy Rob Moya. Yes mga kasisi, dati. Dahil recently lamang ay nagkaroon din sila ng issue dahil sa kanilang biglang paghihiwalay. January na taong 2021, nang mapabalitang nagkaroon ng usap-usapin dahil sa unknown reason kung ano ang tunay na nangyari at kung bakit umabot sa hiwalayan ang lahat. Umabot ang ilang buwan at hindi nakapagtimpi si Mami Toni Fowler at inilabas na ang baho ni Rob Moya. Sa isang live ay ibinunyag nito na pagnanakaw ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalayan, ngunit kailangan nitong tanggapin ni Toni upang makapag-move on sa buhay. Naging isa din umano sa rason ay ang pagkakaroon nito ng feelings kay Tito Vince.
na hindi naman tinanggi ng dalawa at katunayan ay inamin naman nila ito kay Rob Moya. Sa kabilang banda, sina John at Jeray naman, ilang buwan matapos ang issue ng pangangaliwa, ay unti-unting nagkakamabutihang muli ang mga ito. Sinubuang suyuin ni John si Jeray at kunin muli ang loob nito at nagmamakaawang magkaroon sila ng comeback. Hindi naman ito binigo ni Jeray at hinayaan naman itong sumuyo. Sa katunayan, ay nagkaroon pa nga sila ng teleserye kung saan silang dalawa ang bida, ang Oh My Love. Kasama nila sa teleseryeng ito ay sina Lovie Poe, Buboy Villar, Jason, at marami pang mga batikang aktor at aktres at komedyante ang kanilang mga nakatrabaho. Ang mga artista ng nasabing teleserye ay napilitang malock-in sa lugar kung saan nila ginagawa ang taping. Kabilang na nga dito sina John at Jeray, na 24 hours magkasama dahil sa taping ng Oh My Love. Dahil dito ay tila naging daan ito upang muling lumalim ang pagsasamahan ng dalawa sapagkat nagkakasama sila mula umaga hanggang gabi. Ang akala ng mga fans ay unti-unti na nga nag-comeback ang dalawa, ngunit nagkamali ang mga ito at muli na namang nagkaroon ng isang napakalaking issue ang dalawa. Bagay na naging rason upang muling magkalabuan ang mag-asawa. Sa kasalukuyan ay wala pa rin klarong impormasyon mula sa mga taong involved sa issue ang inilalabas ng mga ito. This time, hindi na iwasang hindi mangyalam ng ate ni Jeray na si Ate Candy. Dahil tila maging ito ay punong-puno na sa mga ginagawang panluloko nito sa kanyang kapatid na si Jeray. Anyway mga kasisi, sa kabila ng issue na nararanasan ng dating mag-asawa, hindi pa din nawawala ng pag-asa ang mga solid fans ng Team Jolay na magkakaroon sila ng comeback at maayos din ang usap-usapin na ito. Babalik din sa dati at magkakaayos din sina John Gutierrez at Jeray.